Yes. Saka yun, nakakamiss talaga yung mga naglalaro ka lang sa after mong pumasok, ay pagkagaling mong sa school, ang suot mo pa ay yung puting damit na nasa loob ng uniform mo, maglalaro ka na, makikipaglaro ka na hanggang sa andungis-dungis mo na. Hello, hello! Welcome back to Kuda, serye kung saan tayo ay magkakwentuhan, magchichismisan, at magkukudaan lang. Yes, about life, career, pop culture, love life, kaperahan, kajologan, at kung ano-ano pa. I'm Jazz. And I'm Dustin. And we are your Kuda, serye host. For this episode. Kamusta kayong lahat today, mga kakuda? Wow! Hello naman daw! Hello sa ating mga kakuda dyan, ka-jasters, and of course, sa ating mga ka-legends. Yes! At eto na, itutuloy na natin ang ating Batang 90s series. So last week, yes, ay pinag-usapan natin ang mga favorite ating children TV show. Sobrang actually, nakakatawa yun. Pa nga ako. Ako din. Pa ako. Kasi yun lang, na-discover natin na marami tayong pagkakaiba sa mga favorite ating TV shows. Oo, at saka nakakatuwa ding basahin yung mga shinare din ng ating mga kakuda sa Facebook at saka sa Instagram ng mga shows. Na, ang sarap talaga balikan ng ating kabataan days bilang tayo ay tumatanda na ho, mga ka-justers at mga kakuda. Saka syempre, di ba, parang lagi natin sinasabi, pagkapagod na pagod na tayo, sana bumalik na lang tayo sa pagkabata. Yung parang wala ka namang ibang iniisip, kakain ka na lang, tutulog ka na lang, aaral ka, ganun. At maglalaro ng mga Pinoy games. Yes, maglalaro sa kalye. Sa kalye, nakakamiss talaga yung mga naglalaro ka lang sa after mong pumasok, ay pagkagaling mong sa school, ang suot mo pa ay yung puting damit na nasa loob ng uniform mo, maglalaro ka na, makikipaglaro ka na hanggang sa andungis-dungis mo na. Okay, habang yung iba kasi habang nag-iintay ng service, ng sundo, naglalaro rin sa school. Oo, te. Lalo na yung mga babaeng may short sa loob ng palda. Na puti. At yung mga lalaki na kasandong puti. Puti ba ang shorts mo sa palda mo noon? Parang puti, yun ang binili sa akin ni mama. Basta nakaputing sando. Nai-imagine mo na yung suot ng batang 90s na nakaputing sando, naka-shorts. Alam mong galing school, maasim-asim pa, may bimpo sa likod. May daladalang bag na ano, dihila. So balikan nga natin tayo yung mga favorite nating games. Ako, sige, ako na mauna ha. So ito ay favorite ng mga girls talaga. Ng mga girls na bata. Baby girls, ito na ang Pico competition. Pico? Pico, te, is the way to go. Wow. Bet na bet namin alam Pico. So sa mga hindi po nakakaalam ng Pico, ito yung may ginuguhitan yung floor. So kahit saan sa kalye, ganyan. So dapat may chalk. Yung chalk ay ninakaw pa sa school. Diba? Okay, yung mga basag na paso. Mga basag na paso or may bato, ganyan. So yun, guguhitan mo ng square-square, tas mag-ano kayo doon, tatalon-talon, ganun. Mm-hmm. Ang saya noon, favorite ko ang Pico. Na nagkakaawayan sa dulo. Pagalingan mag-ganun ng ano, pamato. Ng pamato. At yung maglukso-lukso. Lukso-lukso. Pero ano, inisip ko dati ngayon, wala naman tong kampihan eh, no? Hindi ito nagkakampihan. Individualism ang Pico. Individualism. Oo. Competitive talaga. Competitive. Paano? Competitive. Kasi inisip ko, competition, tas competitive. Okay lang yan. Ano, parang ano, ito, sa Pico, individual nga ang labanan at pagalingan sa pag-throw ng pass. So, paano na nanalo? Yung pag na-complete mo yung round. Kasi parang paunahan makatapos ng oo. At saka yung, ano, may tinatawag na bahay. Pag na-complete bahay mo, chuchus ka ng isang square. Tapos yun yung bahay mo. So, pag naalala ko na. Oo. Pag ikaw, pag bahay mo yon, dalawang paa yung iaano mo, ang itatalon mo doon. Pero kapag bahay yun ng iba, iskip mo siya. So, mahirap na kapag mga nagkabahayan na ang mga tao. Yes? Oo, yung lalo na pag sa medyo malayo. No? Oo. So, doon paano ba nagkakabahay? Pag na-complete mo yung round, yung parang
Parang may ganun eh, itatapon oo, mo. Oo, no, nakatalikod ka. Nakatalikod. Tapos ang saya ng piko kasi may leveling. Pahirap ng pahirap. Ang galing na naka-invento ng piko. Shout out. Favorite game ko talaga yan dati pa. Pero sa dako, nasusunog ang bahay sa piko. Oo eh. Diba? Pagka, na-drop uli ng isa pang ano player. So lagi ka nang nananalo as a competitive ano. Hindi ako masyado magaling. Well, ay parang sa piko pala magaling ako pero may isang game na sasabihin ko mamaya na hindi ako masyadong magaling. Hindi ka magaling. Ikaw te, ano yung isa ano mo favorite? Sa akin yung favorite ko is ano, tagutaguan. Ah, favorite ko din. Taguan, oh, taguan. Tapos parang may variety pa siya, meron pa yung bangsak eh. Pero taguan din. Mm-hmm. Alam mo 'yun? Mm-hmm. Taguan, gusto ko yung taguan kasi ang laki kasi ng village din. Tapos parang kung saan-saan. Kakakaya kami. Naman sa village. Ako itaga-Riles lang. Shout out sa mga kababata ko sa Riles. Tapos parang syempre yung base. Pero na-realize ko, no? Parang nung bata pala, kahit saan pwedeng magtago. So, ote, kasya ka kahit saan. Oo. Pero mas masaya, ewan ko, mas masaya akong nagtatago-tagoan sa bahay, sa loob ng bahay. Sa maliit lang na bahay. Gusto ko rin yung nagtataguan sa loob ng bahay. Kasi parang madali lang din makita yung mga... Oo, pag yung ang ano, buong community na, ang hirapan maghanap, te. Oo. De, meron kami dating kaibigan. Kasi meron kami yung isang bahay. Yung parang doon nakalagay yung mga soft drinks, saka yung mga, ano, doon din nakatali yung mga manok. De, doon siya nagtago sa likod ng soft drinks. Na boom siya, gawa ng pinapak ng manok. Nakadaligod siya. Na ano siya, parang siyang sinabong ng manok. Para pagka 1, 2, 3, 10, 10 pagka 10 sigaw siya kasi yung manok galit na galit sa kanya. So kayo pag nahabol ka ng aso no? Yung na, sa ibang oo, kapitbahay ka nakipag nagtago. Nagtago saka din syempre pagka ano hihiga, minsan hihiga rin ka rin kasi minsan sa puno ka magtatago. Mm-hmm. Ang daming ano ang saya ng ano tago-tago. Masaya ang tago-tagoan. Yung bangsak din, gustong-gusto ko yung bangsak. Ano yung bangsak? Parang rather, parang version. Yung, nasasaksak yung taya, pwede siyang saksakin. Tapos pag nasaksak siya, siya ulit yung taya. Ah, may ganun. Ah. Ako naman, isa pang masaya na parang halos buong community ang pwedeng sumali dito. Patintero. Favorite ko ang patintero. Kahit matanda na, ang saya pa rin ng patintero. Ang saya ng tapos patintero. Pwede kasi siyang mahaba, di ba? Yung mahabang-mahaba. Saka ano nga siya, competition talaga kasi by group. Tapos strategy game. Strategy game siya na ano, aanihin nyo talaga kung sinong buburuhin. Alam, anong tawag sa inyo kapag ganun? Yung laging talo? Burot. Buro. Sa amin, buro lang. Buro. Sa inyo, may team. Ano yung burot? Oo. Tapos sa amin yung patintero, late ko na kasi na alaman na may patotot na tinatawag. Meron kami noon, yung sa gitna. Yung any, oo, sa basta kasi, sa gitna lang siya. Pwedeng pumunta-punta. Kasi yung pinakaunang line na bantay, siya lang yung pwedeng pumunta sa gitna. Ah, depende kasi siya sa number of players. Players. Tapos kasi yung pangalawa, siya yung pwede sa gilid. Ay, hindi sa amin yun allowed. Yung nasa sa gilid. Ah, talaga. Sa amin pwede yung gilid. Yung gitna kaya parang lang. Ang strategy ay kailangan makulong lahat sa gitna. Hmm. Patintero, 101. Nagkakapikunan din dyan sa patintero. Kaya dyan talaga yung nag-aaway yan. Nadudulas. May nadudulas. Nakakasugat-sugatan. Nasusubsob. Lalo na yung parang... Saka yung... Siyempre, minsan yung pagka-iilag ka para ba hindi ka matay, igaganon mo yung likod mo. E pag ganun mo. Oo. Yung parang pag ganun, igaganon mo. Nadagasa. Nadulas. Nauna ang baba. Diyan talaga po nagkakasakitan. Ang kakasakitan sa at nagkakasisihan. At hindi saka... Naman da, hindi naman naitulak, sasabihin tinulak. Oo. Nadali nga, nahawakan nga dyan, nag-aaway. Nahawakan, pero itatanggi na nahawakan, ganyan. Isa pa yan na medyo kaparehasan tayo yung taya-tayaan, di ba? Parang dyan talaga nag... Yung maghahabulan lang. Iba yung moro-moro sa amin. Yung ang moro-moro sa amin may base. Ano? Ito walang base, yun. As in magtatakbuhan lang kayo na magtataya-taya. Mataya-taya. Mataya-taya. Saka ano, parang ganyan din yung 21. Mataya. Alam mo yung 21? Hindi ko masyado familiar.
Wow. 21 parang mataya-taya sorry, din. Sorry, sa village namin. Pero parang, sa village namin kasi, yun, 21 ang tawag. Tapos, parang pag ikaw yung 21, edi ikaw yung taya. Ah, parang ako, dadaro ko na yan. Oo. So, pag nataya kita, ano na tayo, dalawa na tayong taya. Tapos, hahabulin natin lahat. Ah, dumadami yung tapos, taya. Sa dulo, parang, oo, tapos sa dulo ay sisigaw ng 1, 2, 3. Ah, yeah. Familiar pala sa Riles. Ang tawag kasi sa amin, wow. Mga batang Riles. Kasi na, basta dati yung ano namin, tinitira namin dati, may Riles yon. So kung ano may man i-imagine mo talaga sa squatters area, ganun yung bahay namin, dikit-dikit, ganyan. Tapos sa gitna may space, dun kami naglalaro. Dun kayo naglalaro. Yeah, kay mga batang Riles. 21. O, parang nalaro namin yan. Ito pa isang masaya. Langit, lupa, impyerno. Yes. Impyerno. In. Sa amin, impyerno. Sa amin, in. Impyerno. In ba? Baka in. Nga im. Impyerno. Baka im. Feeling ko kasi nga parang nirepeat. Kaya wala pa tayong grammar, no? Ng, wow. Nirepeat yung first syllable ng im. Oo nga, im, impyerno. Kala ko tuloy, saksak. Impyerno. Impyerno. Saksak puso. So, tulo ang dugo. Wow. Ayoko niyan. Ayoko ng laro na yan. Ba't ko yan? Bilang... Ang hirap mataya. Ang hirap pag ikaw pala yung taya. Oo, pero dapat gagalaw, te. Hindi pwedeng stay ka lang. Di ba bibilangan niya na 10? Pero kasi, te, mandurugas ang mga bata. Mandurugas. Tayo lang. Kahit maliit na bato, ay nakatayo sa bato. Langit yun, langit. Experience ko na yun. Oo, dyan mag-aaway-aaway. Gaganyan lang kataas. Nasa langit na. Babahagya na. Meron namang mga bida-bida yung nasa taas ng mga ano wall. Nalalagyan. Sa minte, aakyat sa puno. May mga... Aakyat sa puno. Oo. Ano bida, pa, ano bida, pa? Diba? Isa pang masaya, aakyat, te, ano? Tumbang preso. Fini ko... Tumbang preso. Masaya ako sa tumbang preso. Saan kayo nakuha ng mga lata sa tumbang preso? Sa basurahan. Minsan sa mga nanay-nanay. Hey, oo. Tapos sa basurahan kami dun, meron sa, parang merong bakanting lote dun sa amin. Dun nagtatapo ng basura ang mga... Tapos kukuha ka dun. Tapos parang hahanap lang kami dun. May mga bubog-bubog pa. Tapos wala, walang paki. Minsan naman, te. Yung mga bata tayo-tayo hindi naman madirihin sa mga dumi. At saka tayo yung hindi masyado nagkakasakit at sanay na sanay tayo sa dumi. Pag mga batang kalye ka talaga. Oo. Tapos yun, minsan may ano pa, parang tataktak lang saglit. Magkaka dahil, ano pa eh? Magkaka tetan. Ano naman tetan pa doon? Tetan pa, oo. Yung kukuha lang doon sa basura. Kahit yung lugar rin ay sinusunog minsan, hahanap lang doon ng lata. Kahit yung lata pa ay dalawa yung butas gawa ng condensed milk. Oo, te. Maraming lata kapag katapos lang ng piyestahan. Tapos yung mga itsura... tang chinelas, yung may pipiliin ka talagang chinelas na pang tumbang preso lang. Gets? Meron... Ah, talaga. Sa amin, hindi. Yung suot mo talagang chinelas. Oo, te. Pero syempre, as a bata, nagpapalit. Mapapagalitan ka ng pag yung mga bagong chinelas. Tapos minsan, te, yung nangihiram ka ng mga mas malalaking chinelas sa mga kuya-kuya, ganun, sa mga tatay-tatay. Para madaling panira. Oo. Masaya ng tumbang preso, no? Ako hindi ko masyadong ano yun. Di ba favorite yun? Favorite ko yun. Kasi parang ang daming pwedeng sumali. Di ba parang walang limit? Competition mas din. Mas gusto ko pa rin ang ano, patintero. Patintero din, masaya din. Mm-hmm. O ikaw, ano saka pang ano, favorite mo? Moro-moro, yun nga yung agawan base. Oo, masaya yun. Yun talaga yung gusto ko. Gusto ko. Tapos yung parang di ba pagka natataya mo yung kalaban, naghahawak-hawak sila. Mm-hmm. Padayaan din yan eh. Doon talaga lumalabas ang ano. Ang mga dayaan. Hindi ko alam kung diskarte o dayaan. Yung parang minsan parang yung iba naka-split na para lang para madaling ma-base ng kalaban. Kakabugnutan. Oo, sa strategy minsan parang iisipin mo, sige, pataya natin to para madali tayong makabase. Mm-hmm. Asaya ng mga strategy game, no? Oo. Yung ang ano talaga meron sa mga larong kalye eh. Tagang, kasi yun nga, magkakalaban kay grupo-grupo, nagkakainisan. Ang ayoko lang talaga, ito ay meron kaming kababata na kapag naglalaro, ito, pag matataya, nahihimatay. Naghihimatay-himataya. Ito, ilang minsan, ano, na-corner, biglang nahimatay.
tingin. Strategy niya yun, te. Strategy. Lasa-lasada yan. Lasa-lasada yan. Lahat ng gusto mo, nasa Lasada yan, mga kakuda, mga kajasters. Kaya ano pang hinihintay? Ba't ganun? Lagi yun na lang ang ano ko. Ano pang hinihintay? Pero yun nga, kung ano pang hinihintay mo, gamitin mo na yung link ko dyan sa description box dahil lahat ng gusto mo, nasa Lasada yan. Tapos meron naman kaming kalaro na yung mga magulang nila ay laging parang si, pag, ang tawag sa kanila ay pagsipol lang. Kasi minsan patintero ang haba. Oo. Hindi ano na, exciting na yung laro. Pag sumipol ang ama nila, tigil ang laro kasi nga tatakbo na yung dalawang magkapatid. Uuwi na. Yung, po! Sa tuloy, what? Po! Sira ang laro. Oo, yun nga yung pag masisi, yung ansaya-saya pa tapos paupauwiin yung kalaro. Oo, papauwiin. Kakain na! Magugulpehin. Oo, babambuhin, may dalang balisting thing. Hindi nahihiya. Hindi nahihiya ang mga magulang noon na bambuhin ang mga anak. Totoo din. Na walisting thing. Saka tayo parang yes. Deadma din. Parang oo, normal. Sanayin natin. Oo. Ilang beses na rin normal. Ako na hangel dahil yung laro ka ng laro sa labas. Oo. Okay. Kaya din siguro ako pala masyadong alam na shows. Kung babalikan natin yung previous episode, mas ano kami talaga, mas malaro kami sa labas. Mas bahay-bahayan, teacher-teacheran. Mm-hmm. Tayo, may isa pa akong kung may favorite ako na game, tas all girls. All girls? Pero hindi ako masyadong magaling dito, pero enjoy ko siya. Shout out to Chinese Garter. Chinese Garter saka 1020. Pares almost basta lahat ng may mga ano ng may garter. May garter din ng 1020. O naglalaro rin kami ng Chinese Garter at 1020. Oh, masaya din pag may mga ano boys. Co-ed naman. Co-ed ang ano. Pero mas sa maraming girls na ang Chinese Garter. Kasi may mother saka baby, di ba? Mhm. Hindi ako laging mother kasi hindi ako magaling mabigat ng katawan ko. Kahit di pa ako nun mataba, hindi ako magaling. Hindi ako flexible. Matangkad ba ng bata? Matangkad ako din, pero hindi nga ako flexible. Hindi ako magaling tumalon. Normally, pag matatangkad, di ba? Sila yung mother. Pero minsan, mas yung mga maliliit yung magaling tumalon sa Chinese Garter. Oo. Kasi sila yung magagaan eh. Minsan may mga patumbling din. Oo. Diba? Ang saya ng Chinese Garter. Ten twenty nandito na. Tapos minsan parang pagka nagkakapikunan na, kayo walang hindi na makatira yung kalaban. Hindi na maayos yung hawak sa garden. Oo, te. Nabibitawan, nahamat yung kabilang may hawak. Tapos hindi, sinasadya minsan. Tapos dyan, mag-aaway na kasi kunyari nabitawan, ganyan. Sa sobrang sikat, tanda mo, sa sobrang sikat ng Chinese Garter din, nausa yung garter na mumurahin, yung manipis na parang kulay pink lang ata yun o violet. Tapos bibili. Hindi talaga, oo, parang mura lang siya. Tapos, pero hindi talaga siya garter na yung pangtahe. Yung iba ang ginagamit yung mga goma na pinagsama-sama. Ah, oo. Na ano man rin yun. Nalalaro din namin yun. Nalalaro niya rin yun yung goma na na pinipitik-pitik. Oo, may ganun kagano, din. Oo. Feeling ko, masaya yung childhood ko kasi feeling ko ang dami kong nalarong games. Oo. As in, parang halos lahat. Nalaro namin. Maski tanghaling tapat eh, ay ano, naglalaro din kami. Tapos ang asim-asim mo na pag-uwi, papagalitan ka, magugulpe. Okay. Dahil papatulugin, eh ayaw mo naman matulog. Gusto mo lang maglaro. Pero lalo ngayon, te, gustong-gusto natin matulog. Nung bata tayo. Lalo na pag-summer, te, di ba? Oo. Pag-summer. Gusto mo pagising mo, nasa labas ka na kagad. Para miss na miss mo ang mga kaibigan mo. Oo. Ay, sa pang gusto kong laro, te, ano, text. Ah, hindi ako masyado mahilig sa text. Ah, hindi ako, ano niyan, hindi ako masyadong fan. Sa bagay, oo, no, naisip ko yung mga babae, hindi sila mahilig sa text. Oo, yung mga kaibigan kong babae nung bata kami, hindi sila namin sila nakakalaro sa text. Masyado. Mm-hmm. Kasi marami. Mas boys yung text. Saka yung pogs. Pogs. Tapos nakaano pa yan, nakalagay sa lalagyanan ng sapatos, te. Napakadami, no? Yung iba ang napakadami. Tapos ang parang may irita kapag natatalo, kagawa nung dangkal-dangkal. Oo, kasi binibili mo rin yun eh. Mm, diba? Binibili rin. Ako yung nangungupit pa sa bahay noon. Para minsan kahit libagin na yung text, yun yung iminibigay mo. Tapos nakatago yung mga bago.
sa kate, may anong ang mag, nakakatawa sa text, may kanya-kanyang discard sa pagtira ng ano, ng text pag ano, meron pabaliktad. Oo. Minsan pa-posing ka pati. Pumaposing. May maiirita ka sa kalaban mo, ipag-posing pa, tapos biglang siya'y mananalo, tapos mahahamig niya lahat ng text mo. Oo, te. Nag-away nga kami ng kuya ko dyan dahil sa text. Te, dyan sa so, text, ano, inagkakaawayan. Yung, oo. Ang, alam mo ba yung term na anduga? Para siyang sugal. Para siyang sugal. Para siyang sugal. Alam mo yung word na anduga? Sikat yun sa oo. Amin eh. Parang anduga mo. Parang andaya. Oo. Te, kasi yung iba, kunwari pagkatitira ng text pa ganun. Yung iba pa ganun, pa diretso. May ang tawag dun sa amin, te, pectus. Pero pectus ay nung mga mandurugas. Din. May mga pectus. Yung may pogs, mga yung text, saka yung goma, padamihan ng goma, di ba? Ang saya ng kabat. Padamihan ng goma nandito na. Oo, te. Yung libag-libag ka na sa goma. Eh, oo. Dahil sasabihin na ng mga magulang mo nun ay, yan, sige, igigisa na natin yung text mo. Hmm. Ipang-uulam. Saka yung ano, nung bata tayo, magtitira ka ng baon kasi ibibili mo ng goma, ng text. Ng text. Kami, yung paper dolls, yan, mahilig ako dyan sa paper dolls. Pambili ng garter. Yung garter, binibili din yun, te. Naalala ko nung bata ako, parang 6 years old ata ako. Bata pa ako nun eh. Tapos, may tindahan sa harap ng school namin, te. Na parang ano lang siya, stall. Mm-hmm. Tapos sobrang daming nabili, te. Uh-oh. Okay, kuha lang ng kuha ng mga text, paper, dance. Kasi hindi ko, nilagay ko lang sa magnanakaw. Eh, magnanakaw! Kaya nilagay sa bulsa at sumakay na ng service. Ay, ang sama hindi mo. Nagbayad. Alam mo yun, aware ka doon na ninakaw mo nung bata ka. Feeling ko, klepto. Klepto pala ang pota! Eh, alam mo, balikan mo si ate, nalugi siya sa'yo. Kaya sobrang daming nabili sa kanya kasi lahat ng bata parang doon nabili pagka-uwian. Ako'y kuha lang naman ng kuha. Tapos lagay sa bulsa. Wala naman nang nanita sa akin. Pero hindi naman lagi, hindi naman araw-araw. Isang beses ko lang ata ginawa. Wow, te, grabe. Hindi kami nagtitinda ng text sa tindahan namin. Gawa ng kami ata ay maluwi. Kayo ang maglalaro. Oo. Kami din, may tindahan din kami. Eh, alam mo, parang feeling ko, hindi na masyado yun yung experience ng mga bata ngayon, no? Pero alam mo, sariles, dun sa amin, medyo pa rin, bilang mga, ganun pa rin mga bata nilalaro sa kalye. Iba na yung laro talaga din nila. Tapos parang, lagi nga, may mga meme nga, no, na parang lumalabas yung parang, hindi to alam ng mga Gen Z. Normally. Pansin ko, te, dito, kasi di ba village kami. Sorry, umangat-angat na kami sa lipunan. Yung mga bata dito, wala, TV lang talaga yung... Hindi nalabas. Hindi pa TV, cellphone, YouTube, cell iPad, phone. Games. Pero, yeah. Buti naman yung pamangkin kong nandoon sa dati naming bahay. Kasi ano pa rin yun eh. Parang community pa rin, yung realest pa rin, ganyan. Naglalaro sila, nakikita ko naglalaro sila pa rin. Pero yung natin, iba... No? Sa PE natin, nilalaro naman yung mga nung high school, Pinoy games. Nung high school ko na-experience yun, nilalaro yung Pinoy games. Oo, Pinoy games, di ba? Eh ngayon, paano sila maglalaro, te, na online classes? Online, totoo naman. Sana naman pagbalik, tas bawal pa lumabas masyado yung mga bata, no? Medyo nakakalungkot na hindi nila na-experience yung mga... Masyadong na-experience yung mga na-experience natin. Pero sobrang happy ako sa childhood ko. Parang... Oo. Ako nga ngayon, nakikita ko yung mga bata sa amin. Kasi, meron minsan nasa, nag-iintay. Mga namimili sa tindahan. Nag-iintay. Te. Makita ko, ay, nagsaset up ng, ano, ng cellphone. Tapos, nag-i-tiktok. Oo. Yan ang gusto nila pala, te. Nag-gaganoan. Nag-titiktok. Iba yung mga bata. Don't follow me on TikTok. Charot. Iba yung mga, ano nila, trip nila sa buhay ngayon. Oo, iba. Iba na talagang generation. Yun talaga yung ano, parang social media, parang that's the way they express their selves. Ang maganda nga daw sa generation natin, te, na-experience natin yung ano digital at saka yung hindi pa talaga. Na-expose tayo sa parang medyo parehas. Tapos, kaya siguro ngayon, nababaliw na ang mga millennial. Nakakapag-cope tayo dun sa mga ano parang bago. No? Parang na-introduce sa atin yung TikTok yan. Napagdaanan natin lahat, parang from wala to
From to yung talagang simple lang hanggang sa digital. Nas nakaka-adapt nga tayo, na-experience natin lahat. Kasi noon, di ba, pati yung computer parang mahal eh. Parang ganun. Oo, te. Parang high school na kami nagka-computer. Ako parang, ano na, college. Hindi ako marunong masyadong mag-computer nung college eh. Ah, medyo mayaman kasi kami dati. May computer no, subject naman. May computer subject, pero hindi... Te, pag may computer ka sa bahay, pag may computer ka sa bahay, tapos may computer subject, medyo advanced ka kasi ngayon iba mo kaklase, wala kang computer. Kaya te, ako ang panglaban sa computer quiz. so edge mo na may computer kaysa medyo bahay. Advantage. Advantage. Naging edge ko siya. Naalala ko si Kring tuloy dati. De, meron kasi kaming org mate. Basta yun, parang election. Tapos parang ang sinabi niya ay ang advantage niya sa isang pag-run sa isang position ay meron siyang laptop. Pero te, advantage talaga yun ng college kasi hindi naman lahat may laptop, di ba? Lahat yun, totoo. Ikaw ba ay may laptop nun? Meron. Pero ang parang naisip mo noon, no? Parang nung bata tayo, nabubuhay naman tayo nung wala yun. Parang, iniisip ko nga ngayon, ang dali nating mainip. Kunyari, nag-social media detox ako. Sabi ko, ano pang ginagawa ko dati nung wala pang phone, nung wala pang internet? Yun nga, nung bata tayo, ang daming source of, ano, happiness. Ang daming ng recreation na paglabas mo, andun mga kalaro pa, maglaro kayo. Lahat nagagawa nyo ng paraan. Minsan magkukwentuhan lang kayo, o maglalakad lang kayo, gagala lang kayo. Magyayabangan lang. Saka, kunyari, ang resourceful nga na simpleng lata, magagawan mo ng game na tumbang preso. Kasi nga, wala kang ibang gagawin talaga. Gagawin. Saka may mga games na kayo lang ang gumawa. Kayo lang, oo. Naalala ko yung, oo, tapos yung parang ang daming variety na. Parang yung ice water. Oo, gagawin nyo ng ice water. Flavor. Tubig. Oh, may ganun. Shake. Ano yun? Shake. Meron pa kami yung ganun eh. Parang pag na, ano ka, shake. Kikembo talaga ng kikembo. Oo, te. Nalaro. Tapos ang simple talaga nung may mga games na yung sasayo ka lang, Pamela, one. Pagalingan lang sumayo, te. As a sex bomb dancer, ginagalingan ko dun. Parang siguro yan yung version ng TikTok natin nung bata tayo. Oo, walang video. Tayo-tayo lang. Nagpapagaling. Mga sakay sasara ang bulaklak. Oo, papasok laro ang Reyna. Reyna. Sasayaw-sayaw lang. Ngayon kailangan ano, TikTok. Ayun talaga. Iba naman ang generation. Ano pa kaya ang magiging ano in the future? Abangan din natin ang mga yung iba pa natin madi-discover. Saka yung parang naisip ko yung parang simple lang talaga. Yung parang, hindi mo kaya, ngayon kasi parang kailangan bihis na, parang yung mga bata medyo bihis na bihis lagi. Bihis na bihis din. Diba? Sabi nga nila, parang hindi sila dumaan sa Jeje Face, hindi sila dumaan sa Dugyot. Te, kabloom agad sila. Ano pa pag kinakain nyo? Blow up. Hindi, parang hindi bagay sa kanila yung glow up na term eh. Glow ka agad. Basta ang postura agad nila, marunong agad sila mag-makeup. Hindi sila dumaan sa baduy face. Oo. Kasi nung bata tayo, parang ano lang, ang suot ay, eto, sando na may Doraemon. May Hello Kitty. Di ba, terno? Tapos ang gagaling nila ting mag-post sa ano social media. Oo. Mga pero ganun talaga, yun ang generation talaga nila. At kasi natututo rin naman tayo doon sa mga bata. Kuwari yung mga TikTok, ang nagtuturo sa akin mga pamangkin ko. Minsan kailangan mo rin ganun. Parang in terms of technology, sila talaga yung may alam. Ang bilis nilang matuto eh. Oo. Yung pamangkin ko parang ano, so, konting ano lang. Ang hilig. Pero ang ano nila, parang lahat ng nakikita nilang screen, kala nila na pipindo. Ah, ganun? Oo. Di, ang TV namin dati sa bahay ay hinahampas na ng pamangkin ko. Akala niya touchscreen. Touchscreen. Sabi ko, hampas ko sa'yo yan. Pero ang tatalino rin ng mga bata ngayon. Yung at magagaling mag-English. Oo. Hindi, parang feeling, oo. Advanced sila. Parang kung dati, parang ganun eh. May mga times na advanced tayo. Pero sila ngayon, super advanced. Parang ang bata pa nila, tinuturoan na sila ng multiplication. Mga ganun. Saka, ano din, ang bilis din nila nga mag-mature yung mga bata. Yung, na parang ako naman nangihinayang na sana in-enjoy. Kwari yun yung mga bae, ang bilis magdalaga, ganyan. Ayos na ayos agad. Parang i-enjoy nyo yung
youth nyo muna. No? Parang oo. Kung tayo nga gusto natin agad, ay gusto po natin saka bumalik ay, sa pagkabata eh. Oo. Saka ako talaga parang sa kanila, yung parang sana ma-enjoy din nila yung paglalaro sa labas. Mm-mm. Yung saka ngayon kasi parang ano, ayun ko, yung karamihan ng mga nanay, tatay, parang guarded. Ayaw nilang masugatan. Gets ko naman, ayaw natin masugatan yung mga anak natin. Pero sobrang, feeling ko minsan nagiging sheltered masyado. Mm-hmm. Yung parang, okay. Ayun ko, andami ko rin naman natutunan ng, sa mga pagkadapa ko. May mga wakwak na akong moments sa ano. Ako, yung mga ano ko dito, battle scars ko, ay galing din yan sa mga paglalaro-laro. Diba? Ng paglalaro. Mga... Pero hindi, never, parang, ako yung kahit nasugatan na ako pa ang mali. Napagalitan pa. Ako pa ang napalo. Ikaw pa ang napalo. Diba? Nasakit na eh, ikaw pa ang napalo. Oo, victim blaming. Joke lang. Pero alala ko, share ko lang. Meron kasi akong sugat. Ito, ilagi nyo napapansin ng mga kaibigan ko na lubog talaga siya, prominent siya sa legs ko. Ito, i-battle scar ko din sa pakikipagtakbuhan. Mm-hmm. Nahulog ako sa bangbang. Alam mo, ay, sorry, sa mga Batangas, ang tawag sa kanal, bangbang. Sa bangbang. Di na, nagtatakbuhan, nahulog ako sa kanal. Tapos, nadali siya sa parang kanto talaga. Tapos, ordinary yung sugat lang siya, te. Pero, alam mo nung bata, kayong kinakalkal mo yung sugat mo. Kinukot-kot mo. Pag wala kang magawa, no? Oo. Tapos, ang kate, no? Di ba, ang kate niya kapag pagaling na yung sugat? Kasi sabi nila, pag pagaling na... Oo, pagpagaling na. Pag, pare tayo ng alam. Oo, te. Te, dinukot ko siya. Pagdukot ko eh, yung kala mo tuyo na. Kadiri. Nakuha ang laman. Te, 1 week ata kung di nakalaka. Tapos ngayon, kung titignan kadiri. Niyo yung legs ko, parang may butas siya. Kapag tinatanong ako, ano yan? Sabi ko, na barrel. Kasi parang talaga siyang malaking butas. Ako, yung mga... Kadiri, yung mga ginagawa natin. Tanda ko, iniiwasan namin maglaro masyado. Pagka ano, pag mahal na araw, hindi kami nakakapaglaro masyado. Gawa ng ano, bawal magkasugat. Bawal. Oo. Hindi gagaling. Tapos bago mag-alas-stress, dapat gagaling. Maligo ako na. Ako naman meron din akong ganyang sugat. Saan? Oo, may ganyan din akong sugat eh. Sa singit. Bakit sa singit? Sa singitan. Teka, kasi uso naman, ewan ko, di ba pag bata yun Miss nga, Garter. Resourceful, yung talon-talunan. Hindi, talon-talunan. May... Alam mo yung dustpan dati? Uso yung dustpan na bakal, di ba? Oh, shit. Tumalon ka na. Parang stainless yun. Tapos yung dulo ng bakal namin, ay, nung bakal namin, nung stainless na dustpan, ano na siya? Sira na. So, matulis na siya. Pero mababa lang siya. Tapos, edi kami, nandun yung mga kaibigan ko sa bahay, talon-talunan doon. Kaya ako, bago tumalon, medyo nahilo na. Pagtalon ko, nasaktuhan sa singit. As in, tapos nung wala, hindi siya dumugo and all. Pagdating ko nung umihi ako sa loob, pagsilip ko, butas yung short ko, tay butas din ang singit ko. Napasigaw na lang ako na, nanay, butas yung singit ko. Tapos yun, tinahay natin. 3-6 stitches ata to. Te, alam mo ang swerte mo kasi meron... Hindi pa naman uso noon ang natutunaw na tahi. Natanggal pa. Marami akong aksidente nung bata. Yung kapatid ko din, naalala ko. Well, hindi, ano, ang swerte mo kasi meron akong ka-schoolmate nung grade 6. Parang naglalaro din, nadali yung ano niya. Buti sa singit ka, hindi ka dun sa pinaka-eme mo. Kasi namatay. Te, grade 6 pa lang. Swerte ka, te. Hindi sana... Dahil na katatalon-talon, ang tinalunan ata, alam mo yung parang, yung sa tanod, na ano, basta ganon, nakahoy. Tang ina. Ay, sorry. Alam buhay mo, ka pa. Naisip ko, sobrang bored dati ng mga bata. Meron ko kaklase, parang bata siya. Yung bahay nila ata ay parang kawayan yung ano gate. Mm-hmm. Tapos, parang nag-iintay lang siya. Mm-hmm. Tapos, doon yung lock. Nilalaro-laro niya. Napadlock na dito. May dimples naman ngayon. Nagka-dimples. Tapos yun, parang ganun ka-boarding pala tayo ng bata. Tapos parang nagtataguan sila sa bahay. Nagtago siya sa ilalim ng ano, ng lamesa. And
May batulis pala yung ilalim ng lamesa sa kanya. Pagdating nung daw ng kapatid niya ay boom. Pag boom ay napatayo si tanga. Sakto dito. Duguan. Wala lang. I mean, ang dami nating aksidente pero... Kasi nga, bored tayo. Pero dun sa mga laro, ang dami rin naman natin natututunan. Oo, te. Ang dami aksidente. Pero, yun nga, feeling ko mas, dahil mas ang dami nating na-experience, mas strong tayo. No? Masanay tayo sa gulo, sa dumi. Ewan ko, hindi ako masyadong ma-arte sa dumi-dumi kasi parang batangkalya talaga. Oo, mas cowboy, no? Uh-oh. So, ayun, mga ka-justers, baka may mga games kami na hindi nabanggit. Baka feeling ko ang dami pa. Ang dami. So, share nyo yan sa aming IG sa @kudaserye. So, share nyo sa IG stories. Tapos, meron kami dyan mga pa-question-question. Reply-reply yes. lang kayo dyan, mga ka-justers. Oo. Share niyo rin yung mga ano kung may mga aksidente rin kayo nung bata kayo sa mga laro. Para ang sarap din pagkwento anong mga duguan, nalaglag sa bamba. Nabutas ang singet. Share niyo lang yan. Metron. Oo. Share niyo lang yan sa aming Kudaserye Facebook page. Ay, Just Aberilla Facebook page at ating after podcast na Kudaserye Facebook group. Alright. At ito na nga, ang tagal na namin iniintay itong mga kung naririnig mo to entries. So, kung meron kayong mga love letter or gusto nyo humingi ng advice or may tula, stories na gusto nyo basahin dito sa Kudaserye, send nyo lang yan sa tinyurl.com/kudaseryeknmt. Yes, tama yan. And of course, yun, continue watching and listening to our podcast every week. Diba? Every week tayo naglalabas ng mga episodes natin. Every Saturday, so abangan niyo yung mga episodes namin episodes namin weekly and aming mga pakulo sa Just Aberilla Facebook page about Kudaserye. Para maging notified kayo, te, ay i-follow nyo kami sa Spotify. So, click nyo yung follow sa Spotify, Google Podcast, and Apple Podcast. See you ulit next week, mga kakuda. We really enjoyed this episode. Batang 90 series pa rin. Share this episode. Bye-bye. Bye. See you next week. Tapos hindi ko pala na-record, no? Hi Kakuda, ikaw ba ay magpapabudol sa Shopee? Kung magpapabudol ka sa Shopee, ay idamay mo na ako dyan. Alam nyo ba? Alam mo ba na ang Kudaserye is now a sponsored podcast by Shopee? At kung ikaw nga ay magsha-shopping habang nakikinig nitong episode na to, i-click mo yung link ko nandyan sa description na kalagay podlink.co/6UX. Pag kinlik mo yan, papapunta ka ng Shopee at ayan na, start mo na yung budol na yan. Mag-shopping ka na at para ako din ay makapag-shopping. Thank you Shopee for sponsoring this episode. Bye!